Mateo 5 versículo 46, 5 verse 46. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin o mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba ginagawa rin iyan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong ama na nasa langit. Mateo 6, versikulo 1. Katuruan tungkol sa paglilimos. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong ama na nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit, sambahinawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundinawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masasama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Kapag kayo'y nag-aayuno o nagpa-fasting, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos
ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Huwag kayong magimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, magimpok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanaga ng iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay. O kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan na iginagatong sa kalang, kayo pa kaya higit kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya? Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain o inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan.